Magandang araw mga kapensyonados. Welcome back sa aking YouTube channel. At topic natin ngayon is about stock market, yung latest po natin. Yung nga, may latest news sa ating stock market ngayon. Ito nga yung MSCI Quarterly Rebalancing. So usually, lagi naman nangyayari po ito, nagkakaroon ng rebalancing po sa atin sa stock market. Siyempre, tinitignan nila yung galaw ng stocks po natin, siyempre. So siyempre, may nadadagdag, may nababawas. So ito nga, pinakita nga sa Small Cap Index. Yan. Madadagdag si Solar Philippines, SPNet. So Solar Philippines, ito yung kay Legarda, yung anak ni Legarda. Yan, yung anak ni Legarda. Then madidilit si MREIT. So sino yung MREIT? Si Megaworld, di ba, kay Tan. So yan yung lumalabas ngayon. So syempre, pag ganito ang balita, nagkakaroon ng galawan sa loob ng ating stock market. Minsan maraming lalagyan ng pera dito sa kay Solar, kasi nga malalagay siya sa rebalancing. Doon yung iba naman, tinatanggal naman nila yung kanilang shares dito kay MREIT. Yan, yun ang nagiging kalakaran pag ganito nangyari kay itong news. So ang ano ko lang dito, reaction ko lang dito, normal naman po yan. Kasi nga po, yung iba natin kasi na mga mayroong iba mga mutual fund o kaya UITF, ginagamit nila to. Ito yung ginagamit nilang mga sa loob ng kanila pong portfolio, ito yung ginagamit nila. So, pag tinanggal yung isa, siyempre, may tinanggal, may binawas. So, yung portfolio po, mababago rin. Kaya po nagkakaroon ng dagdag bawas sa ating mga stock market. So, malaking galawan po yun. So, kung tayo ay mga small players, medyo masakit po yun. Kasi nga, bilang bumababa yung ating number, yung shares po natin. Pero kung ano naman po, kung focus naman po tayo sa ating financial plan, wala naman po problema yun. So, bakit? Kagaya po ito nung sa RCR. Kasi nga po, last year po, natanggal din po yung RCR, di ba? Kalimutan ko lang yung anong index yun. Natanggal po si RCR, bumaba si RCR. From 5 point something, naging 4 po siya. Naging 4 pesos. 4.54, mga ganun po yung binaba niya. Pero ngayon, tingnan nyo ulit ngayon. Ngayon February, pumalik ulit siya sa 5 pesos. 5.16 na nga ngayon, di ba? So, ibig sabihin po, miski po natanggal po siya, syempre, bababa. May panahon din na pag-pullback po siya. Kaya huwag po tayo mag-alala. Yun ang sasabi ko sa inyo. So, ito rin po, sa isa kong broker, si Abaco Security, yung my trade po natin, meron din po siya yung short take po dito. Yan. Yung sinabi nga rin niya po, itong regarding sa SPNEC, saka sa MREIT. So, nakalagay nga po dito, yan. Significant din, di ba? Nakalagay po dito yung table below. So, mamaya pakita ko yung table, ha. Yun nga po, yung list na recent added and deletion of MSCI, yan, Small Cap Index. So, gumawa sila ng table yung mga natatanggal, ha. So, tinabulit nila yung price change, no, sa dates na kung kailan sila. Yun nga po, dinagdag at dinilit, okay? Yun nga, makita natin yung table doon. So, mamaya, tignan po natin. First, yung deleted firms are punished more than the added firm are rewarded. Ibig sabihin nun, mas, pagka na-delete nga po, mas malaki yung bagsak. Yun po yung usually nangyayari. Kesa yung mga na-add, kung paano magtaas, hindi din po ganun. Okay? Then, yun nga po, yung decline in share price of those drop in the index are much larger than the gain. Yung nga sinasabi, yung mga natatanggal, mas malaki yung deduction. Kasi nga po, gaya na sabi ko, meron kasing iba, yung gamit niya sa mutual fund o kaya sa UITF, yung mga stocks niya, kaya madali siyang natanggal. Marami yung nawawala. Okay? Then, yun nga po, nakalagay dito yung yung nga problema, pag nadagdag din naman po, mabilis na din po mawala yung gain. Kumbaga, siguro kaya take profit sila at 10% o kaya 5%, take profit niya kagad. So, kaya bilang bumababa rin po siya. Okay? So, yung nga, nilalagay nga dito, sinasabi rin nila, so, wag natin daw, better not to chase SPNEC, wag natin habulin yung price. Yeah. Then, clients should be careful on trying to bottom fish on empty. Yun nga po yung kinukuha natin yung dip po niya. Kumbaga, sa takot natin, benta tayo ng benta hanggang mapunta sa dip. O kaya yung iba naman, gawin na lang natin is hayaan na lang po natin. Hayaan natin siya mag-dip. Then along the way, aangat naman po siya. So, when we see the, medyo ano na yung, yung floor niya po, doon na tayo magsimulang bumili. So, isa strategy din po yan pag may ganitong news. So, pwede tayong huminto muna bumili ng MREIT. Then, antayin natin siyang, yun nga, ang sabi dito is 29. February, mawawala po siya. Yun yung
araw na makita po natin na biglang bagsak po ng share price. Okay? And ito po yung table na sinasabi po nila. Yan. So makikita po natin yung para si RCR. Yan si RCR. Dito rin po pala yun sa MSCI. Yan. So makita po natin from May 2021. Ito yung mga na-add. Ito may natanggal. So makita po natin yung last day. Then yung nga po yung magbagsak, di ba? Ito ano lang, within 2 weeks lang naman po siya yung pinakita niya. Hindi po yung within a month or within a year. So wala po siyang pinakita. Within 2 weeks lang po. Okay? Then, ARIT. Pirit, nandito pa rin. So, LTG, so DD. Natanggal yung DD, bumagsak po siya ng, ayan, laki ng bagsak, oh. 24%, negative 24, again, negative 20, na, no, 29.4%, so, negative 31. So, kita nyo naman rin po natin, pagka nadagdag po, hindi rin po ganun kataas yung amin, 5% lang. Okay? So, to May 2022, napasok yung MREIT, saka RCR. Okay? So, nung napasok po sila, kita nyo ah, miski po na-add po siya, maliit lang po yung angat. Nga po, di ba, nag-negative pa nga po siya. RCR, ganoon din, nag-negative. Miski nadagdag po siya, ha? Then, ito ay na-delete yung first gen. Ayan, malaki din po ito na binaba. Then, ito po yung 2022, si Home sa BBL. So, alam po natin kung kanina po yan. Laki na binaba, puro negative. So, ito nga po yung, ano natin, nung August. Ito pala, yung February, si Flip. Yung si Finembes, REITs. Yan. So, lumalabas pala, MSCI. Tatlong REITs sa pala ang nalaglag. So, yung nga yung Finembes, saka si RCR. So, later si MREIT. Yan. So, nakita po natin dito, ha, si RCR. Nung bumagsak, ayan nga. Laki ng binaba niya, di ba? From the, yung date nung, ano siya, na tanggal, then after 2 weeks nga malaki yung binagsak po niya. So yun, so expect na po natin itong si MREIT po ay bababa yan, pero wag po tayong mabahala kasi nga po is your opportunity din po na to buy. So ibig sabihin pag bumagsak po siya, medyo antay lang po tayo ng mga 2 weeks siguro, kaya para sa inyo kung gusto nyo 1 month bago po tayo bumili uli ng MREIT, kasi nga po medyo stabilize po yung pagbaba po ng share price niya po. Yan. So, yun ang isa kong suggestion lang para po hindi po tayo mabahala. Kasi nga po, minsan po, yung iba po yan, babagsak. Ang magiging problema kasi natin, kasi nga alam natin mawawala, bigla natin bebenta yung shares po natin, along the way, pagkabenta natin, baka mabenta natin ng palugi. O, di ba? So, sayang naman po, sayang yung mga number of shares po natin. Saka, tandaan po natin, ang ano natin, ang REITs po natin is more on focus tayo sa dividend. Ha? Focus tayo sa dividend play po natin. So, even though, isipin natin na even though bumaba po siya, di ba, isa po opportunity po natin na bumili tayo ng more shares. Yun po yung isipin po natin. So, pag bumaba po siya, opportunity na po yun, let's buy more shares para dito sa MREIT kung yan po yung inyong prospect na REITs. Yun lang po yung aking masuggest. So, huwag po tayo mabahala sa pagbagsak po nito. Isa norm lang po to sa ating stock market kasi nga po, nagre-rebalancing po sila at tinitignan po nila kung ano po yung mas maganda dun sa area po nila. Malay po natin, bumalik po uli sila kung maganda na po yung kanilang performance. Diba? Kasi nga, natanggal po sila. Along the way, hindi pa nga, quarterly review nga po ito, pwede rin po sila bumalik ulit. Yan. So, yan mga kapensyonado. So, puli may natutunan po kayo sa video na po ito. Please like, subscribe, and share my YouTube channel, Young Pensionados. Please like and follow my Facebook page, Young Pensionados. Lahat ng investment, nagyan natin ang presyo at pangalan para tayong ganahan. Ako nga pala si Alan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart.